Yan, kung mapapansin nyo mga friend, kabugis, good morning. Ito, ang taba-taba, oh, ng red, red na red ito. Ito yung malala nyo yung post ko noon na puro siya bulaklak na red na walang dahon. Ito yon. Ngayong tag-ulan, nung bigla siyang umusbong, nawala na yung dahon. Napakita na lang, puro, ay nawala yung bulaklak, puro na lang dahon. Kaya ang gagawin ko dito, tabi ko muna si White. Tatanggalan ko ng yan. Tanggalan ko ng talbos. Yan. Tatanggalan siya ng talbos para mapilitan siyang mamulaklak. Yan. Ya-update ko ulit kayo para makita nyo kung ano nang nangyari sa tinalbusan kong bugis. Yan, ang taba-taba niya kasi itinanim ko siya sa lupa dahil na gusto ko siyang gawing mother plant. Eh, madaming bumibili noon, hindi ko siya ibinenta. Itinanim ko na lang sa lupa. Yan. Ito yung aking white. Hindi ko siya pwedeng talbusan kasi merong umuusbong na mga ayan o, mga bulaklak niya. Ayan, kung makikita nyo, marami siya. Ito yung tinatawag, sabi yata nilang bridal. Bridal white. Ayan. Si, ito naman si Chitra ko. Noon ito ay malaki na, namulaklak na siya. Nadaganan ng kahoy, nabali siya, as in wala na siya, bali, akala ko mamamatay, pero biglang eto umusbong, yan, tatlo na, tapos pataas, pahaba ng pahaba, habang tinatanggalan ng talbos, dumami ng dumami yung kanyang sanga, yan, ang tataba, kaya nung nakaraan, tinalbusan na naman ng asawa ko, meron na namang umusbong. Hopefully, bulaklak na ang kasunod. Yan, Chitra. Chitra, di ko alam kung anong cool klaseng Chitra yan. Okay. Tapos ito naman, Mr. and Mrs. na barricaded. Kaso, naging Mrs. Ay, naging pink na lang siya, Mrs. na lang siya, wala na si Mr. or naging Mr. na lang, wala na si Mrs. Puro na lang siya bulaklak. Ayan, napuno ng tubig kaya siya lumaylay. Soon magpropagate ako ng ganito. Ayan, ang ganda na kanyang ano, ganda na kanyang stem tsaka yung kanyang leaves. Ayan, puputulan ko sana nun kaso biglang nung nawala yung yung mga bulaklak, biglang umusbong yung mga panibagong bulaklak. Yan, ito daw si Chili Yellow. Ito yung aking tinalbusan. See? Makikita nyo, puro na siya bulaklak. Yan, mga kabugis ko. Ito, tinalbusan ko ulit. Instead na isa lang yung sanga, naging dalawa siya. At tumutubo ulit yung ayan, makikita nyo, tumutubo uli yung kanyang bulaklak. Yun, blurred lang siya. Ayan. So, makikita nyo, dami na niyang, ano, kaya, napakaganda niyan. Yan. Ito naman, tinalbusan ko na. At merong tumubong mga sprout, sanga. Yan na naman ang tutubuan ng bulaklak. Yan. Ito yung gagawin kong bonsai, mga kabugis. Ito naman yung sinabi ko sa inyo noon na patubo ko na pataas ng pataas at nang pinutulang o ito, dumami yung sanga. Nag-iisang sanga lang yan noon. Ayan, ngayon, puro na siya sanga. Ayan. At yung aking tinalbusan, ayan, meron na namang sanga. Ayan. Kaya, hihintay na naman natin kung kailan ulit siya
mamumulaklak. Yan, oh. Ang ganda ng mga panibagong sanga niya. Lalo ngayon, ulanan siya. Yan. Nagyang blooming na blooming sila. So, yan ang kagandahan kapag tinatanggalan natin ng talbos yung ating bugimbilya. Kung gusto nating magkaroon ng maraming sanga, yun ang gagawin natin. Pagkatapos nun, after ng pagtubo, pulaklak ang kasunod. Okay, mga kabugis, huwag po nating kalimutan ma-like yung ating video, comment, at i-share na rin natin para sa ganun ay ma-update kayo palagi ng aking mga simpleng tip para sa pagpapadami ng ating bugimbilya. Okay? Sige, hanggang dito na lang. Ingat tayong palagi. God bless.